May kwento ako about The Last Race. Because, hindi ko alam kung napansin mo, pero ang madalas nakakuha ng name tag ko ay babae. Naalala mo ba to? So, kayo ni Angel, hinahabol ako, I think si Angel yung nakakuha. And then there was another time, ikaw naman, did na-rip mo ba yung name tag ko ever? Yeah. Okay. So, dahil yeah. doon... Tapos ano, medyo nagtampo ka sa akin yata noon kasi parang, huh? Huh? Bakit? Ay, oo, oh, tama! Oh my God! So, sobrang sinabi ko, ano, ay gusto ko mag-alliance sa mga agad. Babae. Yeah. Like, diba, sinisweet talk ko. Yun, sinisweet talk ko sila. Yan, sila pa yung mas unang sweet talk ko kasi sa'yo. Okay. Ayaw talaga nila maniwala kasi yung spy episode ko was in the first week. Ayan. So dahil doon, wala na, markado wala na. So hindi ko sabihin ko, nag-alliance pa tayo doon. Ano to, si Shanti yung... Yes, yung guest natin, yun, yun. Si Gabby Eigenman. So parang so, nagkaharap-harap tayo. And then, parang gumanan lang ako. Tapos parang nagulat din ako na naharap ko kagad. Parang, ha? Huh? Huh? Sabi mo, boss, Jiba, kapatman agad! Sabi ko, alliance kami. So, wala talaga mong pakialam. Like, guard down. Kasi si Boss, si Gabby lang. Sabi ko, Hindi mo man lang daw hinayaan na gumawa ng kwenta si Mikael. Tinanggalan mo na daw siya ng airtime. May konting luha na namuha. Yung totoo. Sabi ko, oh my God, no. Alam mo, siguro, nagka-create pa siya in his head how he's gonna do, like, paano ko kaya, ano, yung storyline natin for today's episode. Biglang, engis ka na dito. Tinapon na yung buong script sa ulo ko. Wala. Wala, wala na. But anyway, so jumping off that, nung tinaydor mo ako doon, I don't know kung sinabi ko to sa iyo, pero doon sa final race, nung nakita kita, yun yung first time sabi ko, Boss, yun man. Tapos yung superpower ko, yun yung pinakawalang kwentang superpower, na if I see a person and I activate my ring, na may walang kwentang dance move para ma-activate, anong tawag dito, lalaki ng parang 3 times or 4 times yung name tag mo. So magmumukha siyang butterfly. Sobrang laki, as in ganyan kalaki yung name tag. Madali lang kunin. So in-activate ko, biglang pinalitan yung name tag ni Boss G. Ito like a Manila paper size na name tag. Tapos ako, kunin ko na agad. Pero nakita ko siya, tawa-tawa ako. So natawa muna ako ng mga 1 to 2 minutes. Tapos nawala na. Hindi. Wala, hindi siya makakawala. Alam na name tag. Oo, kahit nahawakan ko pa yun, wala. Malaki talaga eh. Oo, oh, okay. So yun, nabindikit ka na. So I had vindication there. I must say, napakasarap ng feeling ng Boss G. And I was like, bawi final na, race. Nakabawi ka. Nakabawi ako. And ngayon, masasabi ko na yun sa'yo. Pero natatawa ko pag ano mo, pinag-usapan namin to nila Buboy one time eh. Na pagdating mo dun sa room, Boss G! Nasaan yung mga tao? Oh my God! Oh nga! Why? What happened? Kasi Phoenix siya. Ah, so akala ko talaga, nung naripan ako ni, ah, I think, yun Popoy. Yung special power, yun yung special mo. Power. So, kahit natanggalan mo siya ng name tag, nabuhay niya pa rin yung sarili niya. Yun yung first ano first life ko na nawala after noon. So hindi ko alam. Hindi nga nila nasama yun dun sa episode eh. Pero totoo yun. Talagang pumasok ako. Happy ako. Sabi ko, hindi ako first. Oh my God, si Boss G nandito. Saan yan? Pagpaasok ko, Boss G! Matao dito. So parang ano, nakakapagod din talaga. Yeah. Kasi meron pa akong, I'm a phoenix. I never die. That would have been so cool though kung nakita ng mga tao yung mga iba't ibang moments na hindi nakita on camera. And just for context purposes, yung Running Man sa Korea, mas matagal talaga siya dahil sa format ng TV show nila. Yeah. Wala silang commercials in between. Unlike here, yung setup natin sa TV, may gaps ka. So there's always a commercial in between the shows. Kaya kailangan mas maiksi talaga yung mga episodes. Pero dahil dun, Boss G, may mga moments ka ba na favorite moments na hindi na ipakita sa mga episodes? Siguro ngayon, naalala ko lang, ano, yung time na nag, ano tayo, amusement park tayo. Okay. Feeling ko hindi to pinakita sa ano, sa Running Man mismo. Pero after the game, after ng mission natin, sumakay pa tayo ulit.
Diba? Sabay-sabay tayo. Like, except for Lexi. Except for Lexi na talagang hindi mo alam kung nasaan. As in, tumakbo talaga siya. Kasi kahit si Buboy and si Kokoy takot sa heights. Gets. Sumakay pa rin sila. Like, sino pa ba? Si Seth din. Takot Seth. Din sa heights. Siya yung guest namin nung time na yun. So parang isa yun sa mga chine-chairs kong moments na ano, na parang we're not doing this for ano na eh, for the content yeah. na eh. Parang ginagawa na lang din natin to para bonding lang. For the experience lang siya. For the experience. Oh. Nasama-sama kami. Sobrang natutuwa ako listening to your stories. Yun nga about our shared experience there and then yung mga workshops and how you feel about Boss G. Kasi I was telling Bones na it's been what? I think 1 year and 3 months mm-hmm. na since Running Man PH season yeah. 1. And parang yung fondness and love ko for the show and the experience and of course all people involved nagko-grow lang nagko-grow which is so different from your experience in a teleserye na okay you move on to next chapter yes. ito for some reason parang diba nagbabaloon lang yung feelings and emotions pag nagkita tayo laging yeah. good time. Alam mo yung ano namin, every time na kunwari sa Itbulaga kasi nandun si Buboy mm-hmm. and nandun si Kokoy. So may bati kami, nagaganan lang kami. Ay, talaga! So parang transfer ng energy yeah. kasi di ba ito yung Running Man yes. sign namin yes. eh. Even si Buboy nga may tattoo ng ganitong talaga? Sign. Kasi ano yung special din sa kanya yun eh. Let's go Running Man. May isang time din sa stage ng EB na kasi syempre araw-araw din siya hindi din madali yung ginagawa niya as si Sedi na siya ngayon, yeah. di ba? Si Prinsipe Sedi na siya ngayon. So may mga times na nakikita ko rin si Buboy na kailangan niya ng energy. Yeah. Energy boost. Energy boost. So parang, Buboy! Let's go Running Man! So parang ano siya, babalik siya sa, yeah, okay, let's go! Tapos may isa pang ano, may isa pa akong moment kasi kanina naglilinis ako. So yung mga dating resibo tinatanggal ko yeah. na kasi may hinahanap akong picture ko kung meron pa akong passport picture. So meron akong nakita doon, letter mo. Oh my god. Letter mo. So I witnessed Mikael writing all the letters. Alam mo, nagpo-full circle talaga tong mga kwento natin. Alam mo bakit? So I entered that room shouting Boss G, wala ka doon. So inis na inis ako. Sabi ko, bakit ako lang yun nandito? Hindi ko maintindihan kasi wala namang sumasagot sa akin yeah. na may Phoenix powers ka pala. So sa inis ko, doon ko sinulat yung mga love letters ko sa inyo. At tagal-tagal ko doon. Kasi 3 hours nga yung final days natin. So I was there for more than an hour na mag-isa. What? Oh, siguro mga 1 hour 15 minutes ako nandun bago umasok siguro. Hindi kasi lahat kami may notebook kasi doon namin usually yeah. At saka yung bags. Oh, nga so, ang dami-dami ko na nasinabi. Sabi ko, okay, ayoko na magsalita. Dito ko na lang isulat. So, nagsulat ako ng love letter sa kanilang lahat. Kasi hindi. Total last trace na. Hindi na ano yun, di ba? Hindi na pakita yun. Yeah, hindi na ipakita. And okay lang din naman kasi it was a very personal message yeah, also. Yeah, parang, yeah. Kung pinakita, okay lang. Pero it is also something na very real. Yeah. So yun, ay gusto ko lang nakita mo yun ulit. Nakita ko yung kalisay ko, oy, oh, okay. Nandito pa rin siya. Pero ano, sobrang natouch ako nun. Kasi ano ako eh, weakness ko yan eh. Dahil si David would write letters to me when we were just starting a relationship. He would write letters to me, handwritten letters yeah. from Ireland. Tapos may marireceive na lang akong envelope ng... kung ano man, di ba? Kasi yeah. parang... Sweet naman yun. Sweet! Hindi, sa ngayon kasi like, pwede mo namang i-text na lang or i... Di ba? Ang daming mga apps eh. May WhatsApp, may Viber, may Messenger, di ba? Or email, pwede mong email. Pero there's something special about handwritten letters mm-hmm. na parang ma-feel mo talaga yung tao. Yeah. Makikita mo yung hand ano niya, yung... Penmanship. Yung penmanship niya, tapos yung ewan ko, yung soul, mafe-feel mo. Ewan ko, parang may ganong feeling na... It's visceral siya, parang naramdam mo talaga. Yes, parang exactly. analog siya, yeah. Hindi siya digital. Correct. Bilang mga ano nga tayo, hashtag edad. Oo. Di ba parang chine-cherish natin yung mga moments na wala pa masyado, wala pa tayo sa digital age. Mm-hmm. So, yun. Ano ko yun, weakness ko yun. Parang I appreciate those things na very personal. Nakakatuwa din kasi habang nagkakwento kami ni Mikael about Running Man in general, ang lagi niya sinasabi sa akin, you know,
it's probably one of the first times that I've found real friends in showbiz. And he says such good things about all the runners all the time and how he loves the bond that you guys have created. So, ikaw, Boss G, coming from your perspective, how has being in Running Man impacted you as, I guess, as an artist or as a person in general? Yeah. I think, siguro nasabi ko to sa inyo one time, siguro habang nasa labas tayo kumakain. Kasi kapag wala naman kaming taping, kumakain kami sa labas, nagkakape kami, kung saan man, pupunta kami ng museums or kung saan, diba? Hindi talaga ako, wala akong team sports. Iba yung dynamics pagdating sa pag-arte. Mm-hmm. Iba yung batuhan eh. Kasi may script kayo and then more on batuhan ng emotions. Dito, mas totoo. Yung reaction, yung reaction totoo eh. Hindi mo yun mamamask. Hindi mo siya mapepeke. Kasi kapag sa script, parang naka-define na. Na yes. Parang naka-define na lahat ng gagawin mo dun sa eksena. Yes. Iaarte mo na lang. Oo, nakalagay sa script na dito iiyak siya, dito magagalit siya. Sa Running Man, kusang lalabas yung mga emotions na hindi mo ine-expect na lalabas. Yeah. Like, for example, yung first episode, 'di ba na na-discover ko sa sarili ko na ganun pala yung defense ko kapag pag may nasa sitwasyon ako na naiipit na ako. Doon ako nagre-resort. Times din sa mga ibang episodes na meron akong act na hindi, wag! Oo, meron akong discovery sa sarili ko. Ay, shucks, hindi. So ba matakot ka kay Lalabas Boss G? Lalabas na talaga sana. Oo, lalabas siya na parang, this time, anong ginawa ko? Bakit ako nainis? Kasi may mga times talaga na naiinis ka sa sarili mo, naiinis ka sa co-runner mo. Kasi may mga nagtatanong sa akin, napipikon ba kayo sa isa't isa? Oo, pero after that, okay naman kami. Kasi hindi mawawala yun eh. Parang sa isang pamilya, may mga times talaga na, ay nakakainis naman to, bakit naman kasi ganun? Yes. Pero hindi ibig sabihin na lalayuan mo yung tao, i-accept mo yun sa kanya, and i-accept mo rin sa sarili mo na, okay, ano yung pwede kong gawin para hindi kami mag-fall out? Yeah. Kasi natutuwa ako na even until now, may certain bond nga, certain connection. Kasi na-develop yung ganun. Dumaan kami sa proseso ng, okay, love namin yung isa, excited kami nung una, and then, excited, and then towards the middle, ayan na, lumalabas na yung attention. Ayan, lumalabas na yung mga pagkainis namin sa isa't isa. Pero, excited ulit, mas napapalitan ng respeto. Yeah. Mas napapalitan ng pagmamahal, 'di ba? Kasi kailangan mong daanan 'yun para mas ma-appreciate mo yung tao. Kailangan minsan may bubog, no? Yes. Para lumalim yung pagsasama. Totoo. Kailangan talaga. Kasi parang kung puro happy na lang, hindi nag-grow yung relationship. Mm-hmm. And kahit nasabihin mo na 2 months lang kayo nagsama during that time. Ang dami niyo ng pagdaanan together. Ups araw-araw. And downs. And extreme ups and extreme downs kasi because of the situation. At saka araw-araw tayo magkakasama. May mga times na nga na na parang okay, sige, kanya-kanya na muna tayo ngayon. Yeah. Kasi kailangan lang din namin na to have time for ourselves. Yeah, exactly. Na hindi din magdepende sa mga lakad ng isa't isa. Pero, and then, tsaka pagka naman dumating ulit yung time na maglalakad ulit tayo, may excitement eh. Mismo. Agree ako dyan. Kailangan balance. Diba? Sa pagbaba pa lang natin nun sa hotel, nag-aabangan na tayo. Ano kaya forma ni Angel? Ano kaya forma ni Lexi? Tapos parang meron tayo, yes! Ganda! Forma ni Cap ngayon. Okay. Siya yung PA natin ngayon. As usual, consistent si Cap. Consistent.